bago buksain ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng malaking baha o ang The Great Flood, si Noah at ang kanyang pamilya lang ang tanging napili ng Diyos na karapat-dapat na maligtas. At inatasan siya na isakay ang bawat pares ng hayop sa arko. Ang pangalang Noah ay nangangahulugang pahinga na siyang nagbigay sa sanlibutan ng pamamahinga sa gawain at sa paghihirap sa lupa na sinumpa ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit ang ibabahagi ko ngayon sa inyo ay kung saan ba talaga nanggaling si Noah. Isa ba siyang tao o siya ay nanggaling sa ibang mundo? Welcome back to Marvelous Facts, kung saan matutunghayan nyo ang mga iba't ibang klaseng kwento na maaaring mong kapulutan ng aral o kaalaman. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Noong 1946 sa Qumran, Palestine, sa kalagitnaan ng disyerto, habang nagpapastol ang isang binata ng kanyang mga tupa, may nakita siyang kuweba. Binato niya ito at nagulat siya nang may narinig siyang parang nabasag. Dali-dalian niya itong pinuntahan at sa pagpasok niya sa kuweba ay may nakita siyang banga. Tinignan niya ang laman ng banga at may nakita siyang lumang papel. Wala siyang kaalam-alam na ito'y magiging pambihirang tuklas sa kasaysayan ng tao. Ito ang tinatawag na Dead Sea Scroll o Qumran Cave Scrolls. Marami ng lumang kasulatan ang natuklasan sa mga kuweba na nagsasaad ng sinaunang kasaysayan. Isa na dito ay ang rebelasyon tungkol kay Noah na hindi nabanggit sa lumang tipan ng Biblia. Ayon sa kasulatang ito, noong isinilang si Noah ay siya ay kakaiba at may pambihirang kulay ng balat at kaya niyang pagliwanagin ang silid sa pamamagitan ng kanyang nagliliwanag na mata. Dahil rito, tumating sa punto na ang ama ni Noah na si Lamech ay tinanong kung anak ba talaga niya si Noah dahil ibang iba ito sa mga pangkaraniwang sanggol. Dito naisip ni Lamech ang kwento ng mga fallen angels na nagkaroon ng relasyon sa mga tao. Kaya agad niyang tinanong ang kanyang asawa na si Benitus kung isang fallen angel ba ang tunay na ama ni Noah. Ang mga mata ni Noah ay nagliliwanag na parang araw, gayon din ang kanyang balat. Totoo kayang hindi tao si Noah at galing sa ibang mundo? O sadyang bukod-tangi lang talaga si Noah dahil siya ang naatasan ng Diyos upang isakatuparan ang paglinis ng sanlibutan? Bago ang malaking baha, bukod sa laganap na ang kasalanan ng mga tao, ang mga Nephilims o higante na anak ng mga fallen angels at tao, diwata at iba pang minalang ay kasamang namumuhay ng mga tao. Nais marahil ng Diyos na magsimula muli at si Noah ang maging ama ng bagong henerasyon at hindi nakasama ang mga ibang nilalang tulad ng mga higante. Ayon sa Biblia, bago ang malaking baha, ang mga tao ay may mas mahabang buhay kaysa sa buhay ng tao pagkatapos ng baha. At ang Diyos raw ay may mas malapit o personal na ugnayan sa mga tao. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na kinalimutan na tayo ng Diyos dahil di na natin siya nakikita ng personal. Sabi nga sa verse John 20:29, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangangakita at gayon may nagsisampalataya." Hindi na siguro mahalaga kung si Noah ay hindi talaga tao at siya ay galing sa ibang mundo. Ang mas mahalaga ay gawin natin siyang inspirasyon dahil nanatili siyang tapat sa Diyos at sinunod niya lahat ng mga utos nito.